Okay, so proceed tayo dito sa ating whiteboard mga kametal. Okay, maglalagay po tayo ng example dito. Isang example lang yung gagawin natin. Isosolve natin siya sa tatlong paraan. Okay, yung ating hypotenuse or yung ating treble. Kasi napaka-importante nito mga kametal dahil minsan sa isometric natin, merong mga iba't ibang klaseng mga drawing, yung mga details niya. Kaya para ma-aware kayo, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang na pipe fitter or pipe fabricator, ituturo po natin kung ano ang tatlong pamamaraan upang ma-solve natin yung ating treble or yung ating tinatawag na hypotenuse sa trigonometric function. Kasi sa piping guys, napaka-importante yung trigonometric function. Okay, so mayroon tayong mga videos na dyan na ginawa about sa sukatuwa or trigonometric function. Maglalagay ako ng link dyan sa taas. I-click nyo lang yung link na yan, yan yung lumabas sa taas, i-click nyo yan, tapos direct nyo nang mapanood yung ating video dyan. Okay, so simula tayo mga kametal. So, magsimula tayo dito sa ating option number 1. Kadalasan ito ginagamit kapag, halimbawa mga kametal, ito yung ating number 1. No? Sa ating isometric, meron tayong ganyan. Okay? So, naka-offset pa rin siya mga kametal, no? So, hindi siya 45 kasi pagka 45, halimbawa, ito 45, meron siya ditong 800 at meron siya ditong 800, automatic 45 degree yan. So, paano natin isolve yan? So, meron na rin tayong video niyan sa ating mga previous videos. I-click nyo lang yung link na yan. Okay? Hindi na natin ito tatalakayin ngayon. So, automatic 45 degree. Halimbawa, mga kametal, magbibigay tayo ng example. Halimbawa, dito, yung ating set or yung tinatawag nating rise at yung ating run. So, ito yung ating linya, no? Ito yung ating pipe. Yan. Ito yung ating elbow. Isometric natin, minsan iba-iba yung mga details doon. Minsan, yung mga sukat binibigay dito lang, dito sa set natin or yung ating rise. At dito sa ating run. Okay, so halimbawa, maglalagay tayo dito ng 1,500. So, gumamit tayo ng millimeter mga kametal, no? So, kadalasan mga kametal, ito yung mga nakalagay na details na sukat doon sa ating isometric drawing. So, paano natin ito kuhanin yung kanyang treble? Ito yung hinanap natin. Ito ang pinakamadali mga kametal, no? Hindi kayo malilito nito dahil kadalasan ito yung ginagamit. Yung pagsosolve nito, yung ang ating Pythagorean theorem, yung a squared plus b squared equals square root of c squared. Okay, so yan lang yung ating pagsosolve nito. So paano natin ito isolve? Yan, square root, sine square root, halimbawa ito yung ating a, ito yung ating B. Ang hinanap natin ito yung ating C. Okay. So kahit magkabaliktad yung dalawa na yan mga kametal, halimbawa dito yung nakalagay yung A or B, so walang magiging problema dyan kahit magkabaliktad man siya. So dito nilagay natin yung A, so 800 squared plus 1,500 squared equals. So, dito sa ating calculator, kung wala kayong scientific calculator, pwede kayong mag-download dyan sa ating Play Store. Mayroon tayong mga maraming ma-download dyan na scientific calculator. Okay? So, dito sa ating calculator, lagay natin yung sine na square root, tapos open parenthesis, kailangan natin lagyan ng open parenthesis para hindi siya mag-error, 800 squared plus 1,500 squared. Okay, so ang answer niyan is 1,700. Yan na yung ating treble. Okay? 1,700. So yan yung ating option number 1. So yung formula pala nito, square root of a squared plus b squared equals c. So, yan na yung ating answer.
ito yung ating formula. Okay? So dito tayo sa number 2. Sa number 2 natin, meron din pagkakataon sa ating isometric drawing na sukat dito, halimbawa 800 pa rin. Tapos wala ditong run. Ang nakalagay dito degree. Okay? So ang nakalagay dito na degree is halimbawa 28.07. Okay? So pwede rin 28. Pwede rin 28. Dito naman siyempre 90 degree yan. 90 degree. Okay? So paano natin isosolve ito para makuha natin yung travel? Kasi ito yung pinaka-importante dahil ito yung gagawin natin. Sa run, walang problema tayo dito dahil mayroon na tayong given dito na dalawa. So, kailangan laging may dalawa yung given. Kahit na wala yung mga run na yan or kahit walang seat na yan, basta mayroong run, mga degree natin dito kahit may isa, basta may dalawang given, makukuha natin yung maisosolve natin yan lahat kung ano yung mga kailanganin natin. Okay, so halimbawa mga kametal, ito yung nakalagay sa ating isometric drawing. Okay, so paano natin siya isosolve? Gaya nga ng sinasabi ko, napaka-importante ng trigonometric function or yung ating sukatuwa. So kailangan nyo munang panoorin at intindihin yung ating trigonometric function kung paano siya nagpa-function. Kasi doon sa ating trigonometric function ay mayroon tayong tatlong function na ginagamit. Yun yung ating su, ka, at tuwa. Okay? So ano itong su, ka, tuwa? Ito yung sine, opposite over hypotenuse. Itong ka, cosine, adjacent over hypotenuse. Ito namang tuwa, tangent, opposite, over, adjacent. So yan yung function niya. Dito sa case na ito, anong function na gagamitin natin? Pipili tayo dito sa tatlo na ito. Okay? So dahil ito yung ating mga given. Ito hindi ito kasali dahil 90 yan. Dito 90 yan. Opposite yan dito. Dahil 800 at saka yung ating degree na 28.07, so opposite yan, magka-opposite silang dalawa. Okay? So ang hinahanap natin is yung ating hypotenuse. Okay? Opposite, yan, pwede silang magkabaliktaran. Opposite niya 800, ang 800 naman, opposite niya ang 28.07 degree. Okay? So, anong function yung gagamitin natin? Gagamit tayo ng sine function. Kasi yung sine function natin, sine, opposite yan, sine, mayroon na tayong degree. Sine of 28.07 degree, yung opposite niya is 800. Okay? Yung hypotenuse, ito yung ating hinahanap. Yung ating travel. Ito yung gagamitin natin. Okay? So, hindi tayo pwedeng gumamit dito sa dalawa. Dahil ito ay cosine, adjacent. Wala naman tayong adjacent dito. Ito yung ating run. Hypotenuse. Ito namang tan natin. Tan, opposite. Wala rin tayong adjacent. Okay? So, dito tayo sa hypotenuse. Opposite, hypotenuse. Okay? So, paano natin isosolve ito? Okay, so, sine, sa ating calculator, mayroon dyan, sine function, tan function, or cosine. Okay? So, sine, 28.07. Okay? Ito yun. Ito yung ginagamit natin. Maglagay tayo ng fraction bar. Yung opposite niya is 800. So, hinanap natin is hypotenuse. Okay? So, yan yung isosolve natin ngayon. So, paano natin siya isolve para makuha natin yung travel or yung ating hypotenuse? So, ganito lang yan mga kametal.
itong sign, ibaba natin dito. Okay? Ganit, ibaba natin siya dito. H is equal to 800 over sine of 28.07. Okay? So, equals. So, solve natin. So, 800 dito, 800 divide, pwede siya dito divide, pwede rin siya sa fraction bar. Yung fraction bar, kasi minsan, yung divide ay nag-i-error. Kaya, lagi kong nilalagay ito, fraction bar. So, sine of 28.07. Okay? So, 1,700. So, 1,700. So, yun, ganun pa rin yung answer niya. Kahit na dito, yung 1,500, kahit yan, isosolve mo yan, wala ito. Gaya sa ating number 1 na ginawa, 1,700 pa rin. Pero kung ito wala, at tapos meron dito, mayroong given dito na 28.07, ganun pa rin yung answer niya. Yan yung ating option number 2. So, paano naman kung dito yung 1,500 at dito wala ito? Ganun pa rin yung answer niyan. So, ang gagamitin natin dahil may adjacent na ito, yan. Wala na yung opposite niya. So, yung given natin is 1,500 at saka yung ating 28.07. So, adjacent niya ito dahil katabi niya ito. Pagka meron dito, yan yung opposite niya. So, ang adjacent tapos hypotenuse yung ating hinahanap. Okay? So, ito yung ating gagamitin. Ang ka. Yan. Adjacent hypotenuse. Ito adjacent hypotenuse. Okay? So, isosolve natin. H pa rin yung hinahanap natin. Ito yung given natin. Yung una nating given dito. Tapos, halimbawa, wala dito. Dito tayo, dito nakalagay yung number sa run. So, cos 28.07. So, adjacent niya. Adjacent is 1,500. Ang hinahanap natin is hypotenuse, yung ito. H. Okay? So, kung ano yung ginawa nating calculation dito kanina, parehas din dito. Kaya lang, ibang function yung ginamit natin dito. Cosine ito, ito naman is sine. Pero, sa kanilang solution, parehas lang. Bali, change lang sila ng position. Ito naman dito sa taas, ito naman dito sa baba. Okay? So, H is equal to 1,500 over cos of 28.07. So, tingnan natin kung parehas yung kanilang resulta. So, 1,500 over cos 28.07. Okay? So, answer. So, yan yung magiging answer niya, mga metal. 1,699.99. So, round off na natin siya ng 1,700. So, parehas lang sila ng resulta, mga kametal. Yan. Kahit yan meron dito, dito wala, or meron dito, dito wala. So, parehas lang kung nandito. Okay? Ito yung ating option number 2. So, dadako naman tayo ngayon sa ating option number 3. Sa ating option number 3, halimbawa, ito meron siyang 800 pa rin, no? Isa lang yung ating example para makita natin kung parehas lang ba yung kanyang answer. Okay? Halimbawa, dito naman yung kanyang given. Ayan, given niya is, dahil ito 90 ito, no? So, kanina, yung ating degree dito is 28.07. So, dahil 90 degree ito, i-minus lang natin yung 90 minus 28.07,
So yung magiging answer niya dito is 61.93. Okay, so dahil minus lang natin itong nating 90. Okay? 61.93. So halimbawa ito lang yung nasa drawing natin. Ito lang yung 61.93. Okay? So ito lang yung given natin dalawa. So paano natin siya isosolve? At anong function yung pwede natin gamitin dito sa ating trigonometric SOHCAHTOA. Okay? So ito, adjacent ito, ito yung kanyang given dalawa. So adjacent niya itong 800 at ang hinanap natin is ang ating hypotenuse. So adjacent hypotenuse. So adjacent hypotenuse. Okay? So ito yung gagamitin natin. So, hindi tayo pwedeng gumamit ng SO, hindi din tayo pwedeng gumamit ng TOA. Okay? So kanina yung ating sinolve kanina, parehas lang. Okay? So sine cosine of 61.93, yung adjacent niya is 800. Hinanap natin is yung h. I-calculate natin siya ngayon. So kanina parehas lang yung kanilang magiging solusyon. Ito bali change lang sila ng location, no? Ito sa ilalim, ito naman sa taas. Okay? So h is equal to 800 over cos 61.93. So equals, so i-calculate natin. So 800 over cos of 61.93. So yan yung answer niya, mga kametal. Okay, so parehas lang yung magiging answer nila. Okay, so halimbawa naman ito, wala ito. Ayan. Dito naman yung kanyang given naman sa kanyang run. Ayan. So, ano ang magiging function na pwede natin gamitin sa tatlong function na ito sa trigonometric function? Okay? So, ito ay opposite. Ang hinanap natin is hypotenuse. Opposite, hypotenuse. So, ito. So, opposite, hypotenuse. So, ito yung ating gagamitin. Hindi tayo pwedeng gagamit sa dalawang ito. Okay? So yung magiging solusyon niya is sine 61.93. Yung opposite niya is 1,500. Hinanap natin is h. So, ganun pa rin. Change sila ng position. So, ang magiging resulta niya is 1,500 over h is equal to 1,500 over sine of 61.93. Okay, so equals. So 1,500 over sine of 61.93. Okay, so 1,699.9. Round off na natin siya ng 1,700. Okay, so ito yung ating tatlong paraan para ma-solve natin yung ating trouble. Kung sakasakaling maka-encounter kayo, mga kametal, ng kahit alin dito sa tatlo na isometric drawing. Matagal na rin akong naging isang fabricator. So, siyempre iba't ibang klaseng mga isometric yung aking natatanggap. So, iba-iba yung mga details niya, no? Hindi pareha-parehas. Okay? So, at least
sa video na ito, sana makatulong sa inyo kung sakali sa kung sakasakali naman na magkaroon kayo ng ganitong trabaho, mga kamental. So yun lang, mga kamental, no. I hope mayroon kayong mga natutunan dito sa ating video na ito. Kung sakaling meron kayong katanungan, no, pwede kayong mag-message sa atin sa message box, no, sa ating comments. Okay, so yun lang, mga kamental.